Hello everyone. Let's cook with Mommy Lou today. Today ang menu natin ay pancit. Popular ito sa Pilipinas. It's very popular dish in Philippines. And we cook this every time we have a celebration, party, whatever, you know, anything that we get together. If we get together, we always have pancit all the time. And this is really a good dish, and it got popular all over the world. Okay, well, let's start cooking with Mommy Lou. Okay, see you. Okay, here's our ingredients for the pancit. We have green beans here. We have celery, we have carrots, we have garlic, we have onion, white onion, and we have and cabbage, and I have this one is like 2 cups of chicken. I shredded it already, and then I have a shrimp here. I have this is a shrimp head. Inano ko yung dinikdik ko, tapos nilagyan ko ng tubig para for flavor. I just want to get the flavor from the shrimp head. Kaya dinikdik ko. Ngayon, meron tayong oyster, soy sauce, black pepper, and salt. Okay, let's start cooking. Okay, maglalagay tayo ng I forgot my oil. Okay, maglalagay tayo ng oil. Vegetable oil, siguro mga 1 tablespoon lang. Okay? Okay, tapos, teka sandali. Okay, nakikita nyo ba? Okay, buksan natin itong ilaw. Nakalimutan kong buksan yung ilaw. Okay, naglagay ako dito ng 2 tablespoons of oil, vegetable oil. Ngayon, gigisahin na natin yung ating bawang. Shoot ko lang yung camera para makita nyo. Tapos, susunod natin, next, we gotta add our onion. Thank you.
And then we're gonna add our chicken. Ang maliit. Takpan natin siya siya sandali ha. We're gonna cover it so we can cook the chicken. I'm gonna add our shrimp. Masarap ito. This will be a good pancit today. Can't wait to eat some. This is gonna be my lunch. Now we gotta add the shrimp juice from the shrimp head. Ooh, looks good. Look at that color. I'm gonna put more water so we can have some broth for the pancit. And put more water for the broth. Tatakpan ko ito. Bayaan natin siyang maluto yung chicken at saka yung shrimp. Para kumulo na gusto yung ano, para siya kumulo. Tapos pagkatapos niyan, saka natin ilalagay yung mga ibabalance natin yung vegetable. Okay, stay tuned. Okay, we're going to add some
some oyster sauce, maybe one tablespoon. Teka, simutin ko to. Then we're gonna add some soy sauce. Mga 2 tablespoon. Then we're gonna add the black pepper. About half to 1 teaspoon. Okay, I'm not gonna put salt yet kasi hindi ko pa alam kung baka ayaw ko kasing umalat, kaya lalagay ko yung asin mamaya. Okay, so ngayon ibablanch natin yung ating gulay. Unahin natin yung I'm gonna add the carrots. Celery. Okay, we're gonna let the celery cook and carrots. We're gonna cover it and cook it for like 3 minutes. Okay, ipapatayin ko to kasi isi-separate ko to, isi-set aside ko to. Kasi lulutuin ko dito yung pancit noodle. So, i-drain ko to para hindi ba malabog yung gulay. Alam ko sa pancit, maraming way ang pagluto ng pancit. So, itong aking sinusyo, ito ang way ko sa pagluluto ng pancit. So far naman, dami nakagusto. Tapos lulutuin natin dito yung ating pancit. Okay, on ko lang uli itong stove. Makita yung isang ating sandok. I don't know what happened to that other one. That other sandok nag-disappear.
ganyanin natin para maluto yung noodle. Yung pancit. Buti na lang maraming store dito. At least we can go, we have a grocery store here. Filipino grocery store. At least we can buy all the Filipino yung ingredient ng mga pagluluto sa Filipino market, Filipino store. Wala-walayin natin yung noodle. Takpan natin ito sandali para ano maluto yung kanyang ano, yung kanyang pancit, yung kanyang noodle. Okay, chicken na natin yung ating noodle. So, pwede na to. Hinaan ko yung apoy. Ngayon, ilagay ko yung ibang gulay dito. Ilagay natin yung ibang sabaw. Ito yung aking pang-ibabaw mamaya. Kasi ayan, ito na. Ang sarap. Patayin ko na yung apoy kasi baka malabog yung ano yung ating noodle. Baka sumobrang lambot. Okay, luto na to. Stay tuned.